Sa mala teleseryeng muling pagnanais ni Nonito Donaire na muling maging kampiyon sa Bantamweight Division, na noon ngang isang araw ay napabalitang nagpositibo na rin umano sa virus. Hindi na nga po natin alam ang ating mararamdaman, sapagkat ayon sa confirmatory test na inasikaso ng kanyang misis at nagsisilbering manager na si Rachel, ang tinaguriang The Filipino Flash ay negatibo naman pala sa sakit. Ang masakit nga po dito ay syempre noong malaman kasi nila na positive siya sa virus, kinailangan nilang i-withdraw ang kanyang bid para mapanalunan ang bakanteng WBC Bantamweight Belt kontra kay Emmanuel Rodriguez. Kaya ang nabigyan ngayon ng pagkakataon para makalaban ng Puerto Rican, ang isa pa nating kababayan na si Raymart Gabalio. Pero para na nga lang sa interim title. At ngayon nga syempre alangan nga namang yung ilang buwan na ensayo ni Nonito ay mauuwi sa wala. Gayong biktima lang naman siya ng maling resulta. Kaya nga kung ang kanyang team ang tatanungin, gusto nga raw nilang ituloy sana ang laban nila ni Rodriguez. Pero depende na nga raw ito kung pagbibigyan sila. Sa bagay, kahit sabihin nga naman kasi nating mabibigyan na sana ng mas magandang break si Gabalio, may laban pa rin naman siya kung sakali. At ito nga ay kontra sa taga-Chile na si Jose Velasquez para sa interim WBA Bantamweight Belt. Samantala, sa undercard ng Shakur Stevenson versus Toca Canclari, nagharap sina Felix Verdejo at Masayoshi Nakatani para sa bakanteng WBO Intercontinental Lightweight title. Pero bago ang kanilang laban, sinabi nitong si Verdejo na kailangan umano niyang higitan ang nagawa ni Teofimo Lopez kay Nakatani. At kung maaaring nga raw ay ang tapusin ng Hapones sa pamamagitan ng knockout para makarating sa Unified Lightweight Champion ng kanyang mensahe na gusto niyang mabigyan ng pagkakataon na makalaban siya. Itong si Nakatani nga kasi ay may nag-iisang talo lamang. At ito nga ay dahil kay Teofimo na tinalo siya noong nakarang taon sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang IBF Lightweight Title Eliminator match. Kaya sa unang round pa lang ng kanilang laban, ipinaramdam agad ni Verdejo ang kanyang lakas. Matapos niyang pabagsakin si Nakatani matapos niya itong patamaan ng isang malinis na 1-2 combination sa panga. Itinuloy-tuloy pa nga ng taga Puerto Rico ang kanyang magandang galaw, hanggang sa muli na naman siyang makascore ng knockdown sa pang-apat na round, na dahil naman sa kanyang pull right counter. Dito nga'y akala natin kuhang-kuha na ni Verdejo ang panalo. Pero ang puso nitong si Nakatani ay talaga namang napakalaki. At kahit marami-rami na rin siyang tinanggap na suntok, hindi pa rin siya nadi-discourage. Sa katunayan nga, nagbunga rin ang kanyang tapang. Sapagkat doon sa 8th round kung saan parang babagsak na naman sana siya, pinilit niyang wag muling mabilangan. At sa kalagitnaan ng kasunod na round, siya naman ngayon ang nakapagpabagsak dito kay Verdejo. At ilang segundo pa ang makalipas, tuluyan na siyang tinibag ng Japanese fighter. Kaya mukhang ang magkakaroon ngayon ng pagkakataon para muling makalaban si Teofimo Lopez ay itong si Masayoshi Nakatani.